Again, Mami Ara, and welcome back to my channel. Ooh, magandang buhay mga kabayan. Kamusta po kayong lahat dyan? Okay guys, ngayong umaga po, meron po akong gustong i-share sa inyo about po sa magiging sahod ko po dito sa pinag-re-relibang ko. Anyway guys, nag-start po ako dito ng trabaho. Dumating po ako dito isa May 18, mga bandang hapon. Tapos po, ang aking pong tapos ng trabaho sa napag-usapan namin ng agency is June 30. So ngayon guys, gusto ko lamang pong i-share sa inyo yung aking sweldo bilang reliever dito po sa trabaho na to. Okay guys, ang pag-usapan muna po natin is yung sweldo ko po nung May. Okay guys. May muna po ah, kasi po, yung pong bali sweldo ko ng June, ibang sweldo naman po yon. Pero sa akin din po yon. Okay. Nag-start po ako dito isa May 18. May 18 po. So, ang bilang na po nun is 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So, meron po akong 13 days na pinagtrabahuhan dito po sa relief ko. Ngayon, guys, gusto ko lang i-explain. So, eto po yun, ha. Guys, ngayon, guys, bilang si Lola Bells ay meron pong tinatawag na bituwak o insurance. So, ang magiging sweldo ko po is hati. Meron pong parte na manggagaling sa insurance ni Lola Bells at meron pong parte na manggagaling mula po sa sariling bulsa ni Lola Bells. So, ganito po yon. Doon po sa DTR na pinirmahan ko, meron po kasing pinipirmahan yung mga metapelet dito kapag halimbawa po ikaw o yung alaga mo is may bituwak o insurance. So, meron po pinipirmahan. Katibayan po yun o ebidensya yung mga araw na pinirmahan mo yun po yung pinagtrabahuhan mo. So, ganun po. So, eto guys. Ito, explain ko kasi sa inyo. Iba kasi yung binayaran nung bituwak ni Lola at saka iba rin yung binayad sa akin dun po sa stay ko. So, hindi po siya lahat magkakasama. So, ang binayaran po sa akin ng bituwak is di po ba 18 ng hapon nagpunta ako dito. So, nag-start na po yung trabaho ko mga bandang 19. So, ito po ang ating kakalkulahin. Ito pong 19, 20, 21. Ito po yung mga regular days . So, ito po yung 22 na to. Hindi po yan kasama sa bituwak ni Lola. So, iba po yung bayad niyan. Yung 22 na to. Yung po kasi 22 na to, isa Saturday, Shabbat. So, hindi po ito kasama sa pagbabayad ng insurance ni Lola. So, mula po dito sa 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ito pong 29, hindi rin po kasali kasi po ito ay Sabado po yan, Shabbat. So, iba rin po yung bayad nito. So, mula po dito, after po ng 28, punta na po tayo dito sa 30, 31. So, ito po yung binayaran ng insurance ni Lola. Ito pong 22 at 29, hindi po ito kasali. Sa binayaran po ng insurance si Lola kasi po ang magbabayad na to ay si Lola Bells na mula po sa sarili niyang bulsa. Ang binayaran lang po ng insurance o ng bituwak is magmula po dito sa 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31. So, bali 11 days po ito na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 days po yung regular days na binayaran po ng bituwak ni Lola o insurance. Tapos, ito pong 22 at 29. Iba po ang bayad na to, at ang magbabayad po na to ay si Lola Bells. Okay, ito na po ang ating, ito na po ang kalkulasyon. So, magmula, mula po dito sa 80 na to hanggang sa may 31, 11 days po yon, 11 days. So, 11 days po yan. 11 days lang po yan. Okay. Tapos, yung pong 22 is and 29, iba po ang bayad nito, ha? Ito na po. Ibigay ko na po sa inyo ang kalkulasyon. So, ito. Guys, ang binayad sa akin ng bituwak ni Lola o ng insurance ni Lola ay tumataging ting na 2,183.99. Pakita natin. Oh guys, ito po yung binayaran ng bituwak o ng insurance po sa akin. Ito po yung halaga. 2,183.99. Sulat na nga natin para makita niya. 2,183.99. Ito. Guys, gusto ko lang i-share. O, ayan guys. 2,183.99. Ito po yung binayaran sa akin ni Lola Bells, yung pong galing sa insurance niya o galing sa bituwak niya. Bali, 11 days lang po yun, ha? Yung 2,183.99, 11 days lang po. Kasi po yung 22 at saka po yung 29, dalawang Saturday po yun. Iba rin po yung bayad nun. Ang magbabayad po kasi nun, si Lola Bells, magagaling po sa sarili niyang bulsa. So, okay guys. Tuusin na po natin lahat. So, ito po yung galing sa bituwak, 2,183.99. Bituwak po ito, ha, pinag-uusapan natin. At ang babayaran naman po sa akin ni Lola, dahil nga po, yung pong aking stay ay dalawa, at ang stay po, kada isang stay po, ay umaabot po ng 361. So, ito po. Ayan, 361 po ang isang stay. So, kung itatimes 2 po natin ito, naabot po siya ng 361. Times 2 equals 722. So, 722. Ngayon po, yung ipag-plus po natin, ito po ah, yung pungat 2,183.99 na galing po sa bituwak. Ipa-plus ko po yun dun po sa 722 na galing po sa sariling bulsa ni Lola Bells. So, 2,183.99 plus 722 equals 2,905.99 po ang sinweldo ko. Okay guys, ang sinweldo ko po ay tumataginting na 2,905.99. Kung susumahin natin guys, lahat po ng mga araw na pinagtrabahuhan ko ay umabot po ng 13 days. Isama na po natin yung 22, 29. Basta ito po, total na po ito. Ito po yung lahat ng araw na pinagtrabuhan ko. Simula 9. Kasi po, 18 ako dumating dito. Mag-start na po tayo ng bilang ng 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. So, ang total po ng days na yan is 13 days. So, sa loob po ng 13 days, kumita po ang mami-ara nyo ng 2,905.99. At tinuos po ito sa times 14.
Guys, ituusin na lang natin sa times 14 para mas ano, patas ang laban. So 2,105.99 times 14 equals nasa ano po? 40,683.86. So yun po yung ating kinita. Sa loob lamang po ng 13 days. Ito po guys ay sa buwan lang po ng Mayo. So yung pong sweldo ko ng June, iba po iyon. Ngayon guys, ang mangyayari nito, yung susweldohin ko po ng June, eh buong isang buwan na po. Kaya ang magiging sweldo natin doon, yung pong 40,000 na to, eh possible po na madoble. Ganyan. Tapos guys, wala pa naman akong labas. Full stay ako dito. Ay, isa pa nga pala guys, doon pala sa binayaran ng bituwak ni Lola o ng insurance, isa naman na rin po doon yung aming o yung aking allowance. Ito po kasi sa Israel, once a week, meron po kaming allowance na 100 shekel. So kung meron pong apat na week sa loob po ng isang buwan, makakatanggap po ng 400 shekel. So kung meron naman pong limang week sa loob ng isang buwan, nakakatanggap ka po ng 500 shekel. So sa akin po, nag-work po ako ng May ng halos 2 weeks. So binigyan po nila ako ng dalawang allowance, 100 shekel times 2. Kaya po nadagdagan yung sweldo natin. Dahil nga din po sa doon sa allowance. Plus nga po yung stay ko dahil hindi nga po ako nagde-day off. Kaya medyo nadagdagan nga din po. So yun lang po mga kabayan, ang aking gustong i-share sa inyo. Guys, ipapakita ko po sa inyo yung clip nung sample nung pinipirmahan na DTR. Ilalagay ko po dito sa screen po. Ayan, ganyan. So, ayan guys. Ito guys, oh. Ang pirma ko pala mula dito nga. Tingnan natin. Ang pirma ko guys mula May 18 hanggang May 31. Tapos dadaling. So, yun lang mga kabayan. At pasalamat tayo sa Diyos na kahit na hindi masyadong buo yung aking nasweldo. Eh at least, excuse me guys. Kumita pa rin tayo. Isipin nyo guys ha, sa loob lang ng 13 days yun ha, sinuma ko lahat, yung total lahat, 13 days yun, umabot na siya ng 40,683.86. How much more pa? Kung yung trabaho mo ay isang buwan, buong isang buwan, 30 days. So, mas malaki po ang sasahurin mo. Pero guys, syempre, may mga expenses pa ako dito, may mga gastos pa ako dito, katulad niyan, nagbayad ako ng plot. 105, ang baba na nga nun, 105 shekel. Yun lang naman muna yung naging gastos ko, kasi guys, dito naman kay Lola Bells, libre naman ako sa pagkain. Ang syempre, nagdala lang ako ng sarili kong shampoo, ng sarili kong sabon, toothpaste, lahat ng mga personal kong gamit, dala-dala ko. Ibig ko lang sabihin guys, doon kasi sa dating employer ko, yung sweldo ko, nakukuha ko siya ng buong-buo. As in talagang buong-buo, walang labis, walang kulang. Dahil nga po sa dati kong employer kay Calvo, wala po akong day off, hindi po ako gumagastos. Yung pong mga personal needs ko, like ka napkin, mga lotion-lotion, shampoo-shampoo, toothpaste. Naman po, binibili ni Calvo, yung pong employer ko. Kaya yung pong sweldo ko doon, buong-buo talaga. Pero, syempre guys, sa mga susunod na magiging employer natin, hindi ko alam kung ganun pa rin yung mangyayari. Syempre, iba-iba naman tayo ng employer. Iba-iba naman. Di naman sila magkakaugali, magkakamuka. So, pag-pray po natin sa Lord na sana next time makakuha tayo ng maayos at matinong employer. Yun po sumusunod sa batas. Guys, pakisama ako sa prayer nyo. Ipag-pray nyo po ako na makakuha ko ng maayos na employer. Thank you ngayon pala. Okay. Guys, sana na-explain ko lang ng maliwanag. Yun lang. Matagal ko na itong gustong gawin. Nung isang araw ko pa ito nag-start, natatamad akong
Magkumpit-kumpit eh. Dahil nga yung ilong ko eh tutulo-tulo. Sipok ko, tutulo-tulo. So, yun guys. Sa loob ng 13 days, kumita po ang mamimiyari nyo ng 40,683.86. So, napakalaking bagay na po nun. Guys, at 13 days lang yun. So, kung how much more pa nga, kung halimbawa, isang buwan yung pinagtrabahuhan mo, edi mas malaki. Yun lang mga kabayan, ang aking ma-share. Guys, salamat. Salamat po sa inyong lahat. At paki-subscribe naman po, paki-like, paki-share. Nabukal po sa puso nyo. At magandang-magandang buhay po sa inyong lahat. God bless you everyone. Mag-ingat po tayo palagi. At nasa kahit saang solo ka mang mundo, pagpalain ka ni Lord, pagpalain po tayong lahat. At yun lamang po. Maraming maraming salamat kabayan. Bye-bye. Salamat.